Hello mga kababayan! So guys, bago ko umpisa ng aking video, gusto kong ipaalam sa inyo na hindi ako maka-ex-president Rodrigo Duterte, hindi ako maka-president Bongbong Marcos, hindi ako maka-vice president Sara Duterte, at hindi rin ako maka-Lenny Robledo. So, para alam nyo lang kung saan ako nanggagaling, no? Ako guys, hindi ako subjective. Objective lang ako. Kasi yung hindi porket halimbawa ang topic kunyari lang si ex-president Duterte, halimbawa pabor ako sa kanya, lahat na very good na lang, 'di ba? Kumbaga parang ano na, may ano ko, piring sa mata na basta't siya gumawa okay na lang. Ganun din kay President Bongbong Marcos, hindi ako ganun. So ang sabi, as early as now, sabi ng Publicus Asia na nangunguna daw sa pagkasenador sa midterm election na darating sa 2025 itong si ex-president Rodrigo Duterte. So ang aga-aga pa lang, kinukondisyon na yung utak ng mga botante, no, mind conditioning na to, na number one nga daw ay si ex-president Duterte. So guys, masasabi ko na para sa akin hindi totoo to. Bakit kanyo? Kasi yung in-interview nila 1,500 katao lang, 'di ba? Tapos alam nyo guys, napakalawak ng ano, Pilipinas, napakaraming Pilipino para yung kabuuan ng boto sa darating na 2025 midterm election, sabihin mo na yung 1,500 na yon, sila na ang magtatakda kung ano magaganap, kung sino mananalo, sino magda number one. Eh kung kay YouTube yan nakalagay ano, not enough data to show this report. Ibig sabihin, napakaliit ng porsyento na yon para ayun na yung paniwalaan mo at isulsul mo sa mga mamayang Pilipino na para bang ayun ang ano, ang mangyayari na magiging number one si ex-president Duterte. Alam nyo guys, hindi mangyayari yon kasi as early as now, no, alam na kung ano yung naging performance ni ano, President Duterte dati, di ba? Tayo na nanahimik tayo, miyembro tayo ng ICC since 2011, pero dahil nga imbestigahan yung ano, bloody anti ano niya, drug ano campaign, di ba? Ano na, inalis na tayo. Kumbaga, winidraw na tayo. Hindi na tayo miyembro, di ba? Ng ICC, nananahimik tayo. Para sana yung mga gagawa rin sa atin na ibang tao, ibang nasyon, ng masama, maprotektahan tayo laban sa kanila, di ba? Porket ang iimbestigan siya na, ala, hindi na tayo kasali, no? Sa ICC. Tapos dito yung mga pharmacy, 'di ba? Sandamakmak na pera na sayang kasi yung mga face mask, 'di ba? Hindi naman nagmaterialize. Pharmacy na ano, wala yatang gaanong puhunan, ilang ano, ewan ko kung ilang million lang yun ha. Baka 1 million or what? Ano doon pa pinagkatiwala yung ano, procurement o pagkuha ng mga mga face mask na yan na ano, sandamakmak na pera ang ibinigay doon. Kumbaga, itong kakapiyangot na pharmacy, pagtitiwalaan mo na masusupply ang kalangga ng kalaki na volume, nakaperahan, hindi ka mala nagpabidding sa iba. So, ngayon, tapos kung si ex-president Duterte ang masasabi natin na ano, number one na senador, bistado na siya maka-China. Kumbaga, ibebenta tayo, bistado na ibebenta tayo sa China. So guys, kumbaga, mulat na tayo, di ba, na kung ano ang naging performance ni ex-president Duterte. Para sa akin guys, ang maaari ko pang masabi na manguna, yung ating na-overlook na dati pang kumampanya na pagkasenador na si Dr. Willy Ong, di ba? Tapos, excuse me guys, kasi maghahing lalamunan ko kakain ng matamis simula nung Pasko.
eh, pwede pa akong maniwala. Kasi guys, ang hinahanap ngayon ng mga tao, no, yung mga kaangat sa ano natin, kabuhayan. Dahil daman na ng mamayang Pilipino ang hirap. Biruin nyo, ang 1,000 mo wala na ganong mabili. Tapos sisubukan nyo pang ano, denguyin ang mga mamayang Pilipino na paniwalain na, halimbawa number one nga si President Duterte, diba? Para ang gusto kasi guys, pipili kasi tayo ng 12 senador. Kumbaga, sinasaksak na sa utak natin na number one na nga si President Duterte. Kumbaga, ang bawat isang Pilipino, kung maglalagay ng boto yan at maipapasama si President Duterte, no? Eh baka nga ano, halimbawa mapasama siya, 'di ba? Pero hindi magiging number one. Kasi nga bistado na 'yung kung paano naging performance ni President Duterte, 'di ba? Tapos isa pa guys, no? Huwag niyo iboboto 'tong halimbawang kagaya ni ex-president Gloria Macapag Arroyo. Naging presidente na. Kumandidato pang kongresista, naging kongresista tuloy ulit, di ba? Ito yung mga tipong gahaman sa kapangyarihan. Na-reach na nga nila yung pinaka-summit, pinakel, pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Dapat doon pa lang, sapat na yun para maibigay nila yung best nila sa ating mga mamayang Pilipino. Kumbaga ano man ang mga gusto nilang palakad, dapat nagawa na nila yun. Tapos eto, no? Talagang ayaw tumigil sa yung love of power na sasali pa ulit at gusto pa mapabilang sa mga politiko, diba, sa Pilipinas. Samantalang naging mga presidente na yan ha. Yung mga boto nyo guys, kahit isang pirasong tao ilalagay nyo dyan, napakahalaga ng bawat isa ng mailalagay nyo dyan sa 12 na iboboto. Kaya sana piliin natin ang talagang mahuhusay, deserving na maging natin mga senador. O sinasabi ko lang na hindi totoo na number one sa pagka-senador si President Duterte. Kasi kakapyangot, no? Yung ba namang 1-5 na yun, ituturing mo na yun na enough data ba yun? Para masabi mo na ayun na yung kalalabasan ng susunod na election. Eh, milyon-milyon tayong Pilipino. Malay ba natin kung talaga nagsagawa ng survey yan o sila lang nagsulat niyan kahit na walang survey. Diba? O, dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!